Maraming buhay ang nabago sa panahong isinailalim sa quarantine ng mundo. May mga personalidad na bumali sa batas. May mga nakulong at nakalaya. Pero kailan ba magiging patas ang batas sa mga maralita? Sa kabila ng ilang buwang walang kita, isang grupo ng jeepney drivers ang inaresto matapos ilaban ang balikpasada. 3,000 pisong piyansa sa bawat isa kapalit ng kanilang kalayaan. Pero hindi lahat pinalaya. Sa likod ng rehas, mainit na panahon at pagkikipagsiksikan sa 141 na detainees sa loob ng kulungan, dismayadong humarap sa akin ang senior citizen at isa sa mga inarestong jeepney drivers na si Lolo Elmer, 72 years old. Malungkot lang yung nangyayari sa amin kasi kahapon dapat sabay kami. Eh bigla kami naiwan dahil karoon daw akong piling kasi hindi namin malalaman. Kaya yun nakakalungkot. Sa loob ng selda, sa plywood na kalatag sa sahig, natutulog si Lolo Elmer. Madalas tulala at nasasulok, habang inaalala ang pamilya. Kaya napayak nga rin ako nung sabi ko, nung nakita ko nga sabi ko, sir, di bali dito lang muna ako sa labas. Tali na niyo ko rito, ayaw ko lang isama dyan. Eh, mahina yung mano ko eh, mahina yung puso ko eh. Sa edad ni Lolo Elmer, bakas na mahina na ang kanyang katawan. May mga peklat na kumikirot dahil sa pagkasunog ng dating pinagtatrabaho ang talyer. Pero ang totoo, hirap na hirap ako. Minsan pag ano ko ng umaga, pag wala akong labas, tapos ginatayo ko ng asawa ko. Tapos gagapang lang ako, makatabi doon sa amin. Kasama si Lolo Elmer sa inarestong 6 na jeepney drivers matapos magprotesta. Inapela nilang makabalik na sa pasada ang mga jeepney drivers ngayong umiiral na ang General Community Quarantine sa Metro Manila. Pero dahil sa paglabag sa City Ordinance on Social Distancing, pagbabawas sa anumang uri ng mass gathering at disobedience to person in authority, sa kulungan sila dinala. Nakulungan kami dahil sa nanghingi kami ng donation box para makakain yung pamilya namin. E ngayon, napasama yung paghingi-hingi namin. Nandito kami, nakulong. Ano, hindi nabuting kami matagal dito eh. Eh, malungkot talaga. 5 dekada ng jeepney driver si Lolo Elmer mula Basbate. Wala siyang anak. Asawa niya ang kasama sa buhay at pagbabiyahe ng jeep ang tanging pinagkakakitaan. Kasi magkano na mga ano na hindi naman katulad ng ibang driver na malalakas mo ano. Kaya ako mahila na, kumita lang ako mabiling bigas. Kasi matanda na rin kami, wala kaming anak, wala nang gumana, wala nang tutulong sa akin, kaya obligado ako magano. Maraming mga grupo at personalidad ang nananawagan para sa kanilang paglaya. Kahapon lang ay nakalaya ang 4 niyang kasama. Ngunit si Lolo Elmer at si Winston Ramilla na iwan. Dahil sa umano'y kapangalan ni Lolo Elmer sa krimen na hindi niya ginawa. Pero si Wilson, aminadong dati nang may kaso pero matagal na raw niyang naisarado ito. Itong lumabas na mga kaso ay mga matatagal ng kaso. Okay, so ngayon kung hindi natin sila mapiyansahan dun sa mga previous na kaso, eh haharapin nila ito sa court nang nakakulong sila, nang nakadetain sila. So yun po ang difference ng makapagpiyansa. Halimbawa si Tatay Elmer, pag nakapagpiyansa siya, haharapin natin ito sa korte nang malaya siya. Ito nga, simpleng violation lang to eh, kung tutuusin. Na hindi mo naman dapat i-detain, ano? Hindi mo naman dapat ikulong ng 6 na araw, ano? At ngayon, yung 2 ay 7 araw na. Pero yung ibang mga ano, kilala, si Imelda, di ba? Pag nanako yung kaso niya sa, ano, eh, sa kaba ng bayan, di ba? Maraming mga malalaking, ano, yung isa, yung general, di ba? Sa ilalim ng DCQ, nag-party, o pero nakulong ba? Diba, hindi naman sila nakulong, eh. Pero itong mga driver na lumabas, humihingi ng pagkain, ay kinulong. Ano, sa naganap, sa nangyayari, ay parang yung bambatas na linilikha ay para lamang sa proteksyonan, yung malalaking mga pangalan, at idiin ang mga walang pangalan, at malinaw yan. Malinaw yan. Sumasalamin raw ito ng hindi pantay na trato sa mga mayayaman at ordinaryong tao. May poder nga na po kasi niyan po ay ang court. Sila na po yung masusunod sa bail na in-apply nila. Kaya yung 4 po ay wala naman po pala silang existing na cases sa court. Kaya nakalaya na po kahapon. Itong 2 natira ay mayroon pa po sila palang pinananagutan sa korte. Naabutan naman naming dumalaw ang asawa ni Wilson na ilang araw na rin kapabalik-balik sa detention area. Nag-alala po ma'am kasi siya lang ang inaasahan namin sa
pangangailangan namin araw-araw po, ma'am. Nasa 13,000 to. Bumuhos naman ang tulong kina Lolo Elmer at sa Piston 6, mapa-financial o in-kind. Isa na rito ang grupo ni Ayla ng Quarantine Tribute Tips. Nabalitaan nga namin yung about dun sa hindi sila na-bail out, apat lang. So, nagkaroon na kami ng initiative na, sige, yung funds natin, tulungan natin sila. So, 50% nung sa donation drive is pinabili na namin ng groceries and lahat ng kailangan nila, pati medicines. Mula sa pabenteng-benteng tulong, umabot ng mahigit 500,000 piso ang nalikom ng grupo ni Nadja. Tumusok talaga sa puso ko kasi dun ko po talaga naramdaman na ito yung totoong pagbabayanihan. Yung kapwa mo mamaliliit na hirap din sa buhay ngayon ay tumutulong dito sa mga may tunay na pinaglalaban. Kasi naniniwala tayo na tama po yung pinaglalaban ng Piston, yung karapatan nila na magkaroon ng subsidyo, no, karapatan nilang magkaroon ng hanap buhay. Nitong alas 6 ng hapon, nakapagpiyansa na ng halagang 10,000 si Lolo Elmer at pansamantalang makakalaya. Si Tatay Wilson naman ay naghihintay pa rin sa desisyon ng korte. Sa panahon ng pandemic, pansin ang pagkakaroon ng social inequalities sa implementasyon ng batas. Mas pinapabura ng may pangalan at mataas ang level sa lipunan. Pero kung ang implementasyon ng batas ay walang kinikilingan, mauunawahan ng publiko kung bakit kailangan managot ang sinumang nagkasala, anuman ang estado nito sa buhay. Ayaman na Sugadol, I stand for truth.